lang mapili. Lahat na yan dyan. Salamat po. Ito naman dati ng sirato eh. Nakatambay na lang dito. Tingnan natin dito sa may tabing dagat mismo. Ito na yung medyo dulong part ng Sitio Aroma dito sa Barangay Tayamaan. Dito nagsasalubong yung ilog at saka yung dagat. Occidental Victor Rodanto. Ito yung mga ilang maliliit na pangkalanan dito. Ito yung dulong part ng Sitio Aroma. Mukhang safe naman, or rather safe naman talaga yung mga pangkalanan dito. Kaya lang syempre patuloy na lalakas siguro yung ulan, or hindi pa rin uupa ito. Dito ang sakosakong buhangin. Ito na yung kanilang pinaka-proteksyon laban dito sa alon kapag lumalakas ang ulan, pag lumalakas ang hampas ng alon. Apektadong bahay dito. So, kung wala itong mga protection na sakosakot buhay nito, papasukin talaga itong mga bahay na ito. Oh! Ngayon din lang ako nakarapunta dito sa lugar na to eh. So ngayon balik nakita yung itsura. Ganito pala ang sitwasyon dito. Yung mga manok, kulipat ko na yan doon sa kabilang bahay. Ah, aking mga manok, walang manok dyan. Oo, sa kabilang loke.
Doon sa kabila? Doon, nilampasan mo. Nilampasan mo eh. Papasok eh kumamaya. Pagbalikot. Yung mga bangka na yan, oh, basok ng halo, no? Delikado na. Sana talaga tubig. Oo, oh, oh. Delikado na mga bangka na yan. Pinasok po ba ito? Pinasok ang bahay? Ayan, nasira na ang kanilang ano. Alin po yung nanay na bahay? Hmm? Alin po yung bahay? Ayan, aming gampa, wala na. Dalan lahat. Unay. Wala, walang natara. Ayan na po ba naglagay ng mga sako na nandyan? Oo. Oh, oh. Nung pa'y kami talaga naglagay dyan. Ang narali ang naglagay dyan. Gano'ng katagal na po yung sako na yan nandyan? Ay, matagal, matagal-tagal na rin po ito eh. Iba? Pero nilagyan uli namin ng ibabaw. Mm-hmm. Hindi nagdala ang ilalim, nagdala uli ang ibabaw, sila ka siguro. Parang mas malalaki yung nalagay ninyo kumpara sa mga nadaanan. Madami nga, tingnan nyo, na ang nakuha lang ay itong papunta kay Rosil na ito. Mm-hmm. Saka yun, ay dumaan uli dun sa kabila. Pero yung inilagay namin sa ibabaw ay naandiyan pa. Mm-hmm. Pero kung maganda at matibay, ay yun, tingnan nyo ang amin yun. At hindi nakarating doon sa ibang bahay. Pero kung wala na ito, nakakarating siya, oh, kita naman niya, yan. Oh. Pero yun, oh, pagdating doon, basag na ang alon. Kaya maganda rin yung may sako. Yan, dinawa namin ang kaya. Kung hindi lalo nalagyan yan, wala na yan. Wak-wak na itong kalooban na ito. Pinagsikapan ho yan ni Duming na lagyan. Saan po galing yung mga sako natin? Galing mo sa Talabaan, doon sa nagtatambak ng ano. Naglalagay ng flooring sa kalsada ay kami rin ang hingi doon. Ang amin lang dinaya diyan ay di yung sakay namin sa ano sa bangkulong. Isang hakot namin ay 500. Mga ilang piraso po yan? Madami ho yung aking ilagay dyan eh. Siguro hindi lang ho kwan. Hindi lang ho po 40 yan. 50 yan, tapat po yan. Ari po, oh, yung aking kita naman ninyo, pati yung bahay ko, diba? Hmm. Ako nga ho, hindi na naglagay at maganda-ganda rin siya ang gusto sa mga isda. Ay, yan naman ang nangyari. Kaya nung katagal na kayo nakatira dyan? Kasi, tagal na ho kami dito sa Aroma. Siguro ho, ang kabunsuhan ko ay nasusupa eh. Ngayon ay 60 na. 60 na? Mga 60 na yung aking, ay ako ay 78 na eh.